So para nga ngayon sa ibang NBA teams, pinag-umpisa na nga ang kanilang offseason. Ibig sabihin, umpisa na rin ang kanilang mga moves para nga i-improve ang kanilang roster. Nakikita natin na mag-assign ng mga bagong player, magte-trade ng kanilang mga current player ngayon at pagpapalit nga ng head coach kagaya nga ng support ng Trail Blazers. Pero ito ang Los Angeles Lakers ay ayon nga sa isang report ni Massey Evan na interesado nga daw ang Los Angeles Lakers at itong New York Knicks dito kay Derrick Rose sa free agency. Alam naman natin ay si Derrick Rose ay naglaro nga dito para sa team ng New York Knicks at umabot nga sila sa first round ng playoffs pero nalaglag nga sila ni Trae Young at ng Atlanta Hawks. So ito nga si Derrick Rose ay kakagaling nga lang sa 2-year $12 million contract. Sinay niya nga ito nung nasa Pistons pa nga lang siya. So 7 million per year nga ang naging kontrata nito ni Derrick Rose simula nung sa Pistons at ngayon naman dito sa Knicks. So ina-expect naman natin na tataas nga ito dahil din sa nakita natin performance nito ni Derrick Rose para nga sa New York Knicks sa playoffs. So panigurado yan, baka maging doble nga ang salary niyan. Baka mamaya 12 million a year na ang hingin nito ni Derrick Rose. At ang mga team nga na interesado nga sa kanya ay ang Los Angeles Lakers at ang kanyang current team na New York Knicks. So panigurado nga ako na kapag ang Los Angeles Lakers ay nakuha itong si Derrick Rose, panigurado ile-let go na nga nila itong si Dennis Schroder na nagsabi nga na interesado nga daw siya at gusto niyang bumalik sa Los Angeles Lakers. So meron niyang medyo mabigat na desisyon ang gagawin ng Los Angeles Lakers kung sakaling itong si Derrick Rose ay interesado nga sumali dito kay LeBron James at kay Anthony Davis. So kayo ba guys, sino bang mas pipiliin nyo para sa Los Angeles Lakers? Sino sa tingin nyo ang mas fit or mas makakatulong nga dito sa Lakers team na ito? Ito bang si Dennis Schroder na naglaro para sa kanila last season o itong si Derrick Rose na veteran at former MVP? Comment down below your opinion. At para nga sa isa pang team na nalaglag nga sa 2021 NBA playoffs, ito namang Boston Celtics dahil ay nasa isang report na ito daw Boston Celtics at si Kemba Walker ay interesado na nga maghiwalay ang player na ito at ang kanyang team. So hindi natin alam ang main reason kung bakit niya gusto ng bitawan ni Kemba Walker ang Boston Celtics at gusto na siyang bitawan ng Boston Celtics naman. Pero siguro yung binasihan niya ng Boston Celtics ay ayon sa kanyang mga recent performances dahil hindi nga maganda ang nilalaro nito ni Kemba Walker para sa kanyang team na Boston Celtics. Kaya siguro interesado na silang bitawan itong si Kemba Walker. At para nga sa ating update naman about dito sa isa pang nalaglag na team na Portland Trail Blazers dahil mukhang nakahanap na nga sila ng kanilang bagong coach pero hindi pa rin ito sigurado dahil ito nga si Mike D'Antoni ay sa isang report ay interesado nga daw sa head coaching job ng Portland Trail Blazers. Nireport nga nito ni Sam Amick na ito daw si Mike D'Antoni ay interesado na i-replace itong si Terry Stotts parang sa Blazers head coach. So sa aking palagay naman, itong coach na si Mike D'Antoni ay talagang matutulungan na itong Portland Trail Blazers dahil kilala nga siya pagdating sa opensa. At alam naman natin na offensive talent nga itong Portland Trail Blazers pero lucky nga sila pagdating naman sa depensa. So tingnan na natin kung si Mike D'Antoni na ba ang magiging coach or makakahanap pa ng ibang coach itong Portland Trail Blazers. At para naman sa ating huling balita, ito namang isang fan ni Luka Doncic ay naaresto at nagmakaawa nga dito kay Luka na isign nga ang kanyang jersey. Nagpa-autograph nga siya at sinuwerte nga siya at na-sign naman ito ni Luka Doncic. Ito, panoorin nyo ang video. Luka, please assign it. I will see you game 2. Luka, please. Please, Luka, please. Luka, can you please sign it? Please. Please. Oh my. So yun nga lamang guys para sa ating video ngayong araw na ito. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe pa na din everyday. Meron tayong mga NPA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye.